paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng mga universidad o kolehiyong ito. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga ito o wala. Kung narinig mo na mga ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Kaluluwa ng mga bata sa high school building. Medyo pagami na noon kasi tinatapos pa naming magkakaklase yung mga kailangang isubmit for group work. Natatandaan ko noon. Susunduin ako ng kapatid ko kaya naghintay muna ako sa high school building habang yung mga groupmates ko naman umuwi na. Hindi na din ganun kadami yung tao doon kaya medyo tahimik na din ang paligid. Nag-text ako sa kapatid ko kasi dumidilim na at wala pa siya. Medyo matatakutin kasi ako, lalo na kapag ako lang mag-isa, kaya nginig din ako dun sa lugar na yon. Maya-maya pa, parang nalaglag yung puso ko sa gulat nang biglang may kumalabit sa tagiliran ko. Muntik ko pang mamura, batang babae pala. Nakaputi na bestida na bulaklakin yung design. Hindi na ako sure kung bulaklakin nga ba yun pero parang ganon yung itsura. Sabi ko dun sa bata, huwag akong gulatin. Bumungis-ngis lang yung bata tapos lumingon sa likod niya at kumaway na parang may tinatawag. Pagtingin ko sa entrada ng building, may isang batang lalaki na nakatago sa likod ng pader. Nagtaka na talaga ako. Paanong magkakaroon ng mga bata doon ng ganong oras? Kaya tinanong ko kung nasaan ba yung mga magulang nila. Ngumiti lang sila sa akin. Nagsalita yung batang lalaki. Inaaya niya yung batang babae na magtaguan daw sila. Ako naman, tulala sa pag-uusap ng dalawang bata sa harapan ko. Gusto ko silang amuhin pero nakakaramdam ako na parang hindi tama yung nangyayari. Kaya tinanong ko sila ulit kung nasaan ba ang parents nila at sino bang kasama nila doon. Sino bang kasama nyo? Nandyan ba ang parents nyo sa loob? Sabay turo sa loob ng high school building. Dahan-dahang umiling yung dalawang bata, sabay nagtatakbo papasok sa loob ng gusali. Tinititigan ko pa sila hanggang sa bigla silang tumagos sa pader. Parang natuyot yung katawan ko sa takot sa nakita ko. Napahinto ako ng ilang segundo bago nahimasmasan at nagtatakbo. Mabuti na nga lang at nakasalubong ko na yung sasakyan ng kapatid ko at nakaalis na din doon. Sa labas ng chapel of the Holy Guardian Angel. Nakatambay kami noon sa labas ng chapel at nagpapalipas ng oras. Hapon na noon, na halos paggabi na nga. Nang mag-aya na yung kasama ko na umuwi, inayos na namin yung mga gamit namin at nagsimula ng maglakad paalis. Pero hindi pa din natapos yung pagkikwentuhan at pagtatawanan namin. Nagulat na lang kami nang biglang may nagpatahimik sa amin. Hindi naman ganun kalakas yung tunog pero alam mong malapit lang yun sa amin kasi hindi lang ako ang nakarinig. Lahat kami. Inisip pa nga namin noon na baka sobrang lakas talaga ng kwentuhan namin. Pero parang hindi naman. So nagpatuloy kami. Sa tuwing tatawa kami, naririnig namin yung shhh. Pero habang lumalayo kami, humihina naman siya. Napatingin kami noon sa likod namin. Nagulat talaga kami nang makakita ng figura
dun sa labas ng chapel na nakasenyas na tumahimik kami. Nakalagay lang yung daliri niya sa bibig at nakatingin papunta sa direksyon namin. Napahinto kami noon kasi inaaninag namin kung sino yon, pero figura lang kasi talaga eh, na parang transparent. Doon na namin na-realize na baka hindi tao yon. Kaya nagmadali na kami at nagtatakbo na lang palayo sa chapel. Sa totoo lang, noon lang kami naka-experience ng ganon sa eskwelahan namin. May mga nakapagsabi din na baka hindi talaga yon namamalagi sa pamantasan at napadaan lang doon nung saktong nandoon kami. Kung ano pa man yun, eh nakakatakot talaga. Hindi ko na nga lang gustong alalahanin. Pasilip-silip sa SFJ built-in. Free period noon at naisip ko munang tumambay sa library para tapusin yung mga naiwan kong homework. Bala ko kasing tapusin na yung lahat bago umuwi kasi weekend na kinabukasan. At ayoko namang maubos yung weekend ko nang puro gawain sa eskwelahan yung aatupagin. Wala naman akong naririnig na kwentong kababalaghan patungkol sa San Francisco Javier Building kung nasaan ang library. Siguro na malikmata lang ako noon sa nakita ko. Hindi ko din sigurado. Mga alas 4 ng hapon yon nang alisin ko muna yung salamin ko para ipahinga yung mata ko mula sa pagbabasa. Minasahe ko pa yung mukha ko para magising-gising naman dahil konting-konti na lang matatapos na ako. Habang nakatitig ako sa kawalan, nagulat ako nang mapansin ko sa peripheral vision na may mukhang biglang sumilip sa gilid ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin pero alam kong nakatingin siya. Hindi ko masyadong naaninag kasi malabo yung paningin ko, lalo na kapag ganoon kalapit. Napabalikwas ako sa gulat at tumingin-tingin sa paligid pero wala akong nakitang kahit sinong malapit sa kinauupuan ko. Bumalik na ako ulit sa pagbabasa pero ayun na naman. May sumilip na naman sa gilid ko. Pero ngayon, sa kabila. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko noon. Magkahalong pagtataka at kaba. Kasi pakiramdam ko, napaglalaruan ako ng kung anong espiritu o presensya. Maaliwalas yung building na yon at medyo moderno. Kaya katakatakang may mga ganitong pangitain. Hindi tumigil yung pagsilip-silip hanggang sa matapos lahat ng gawain ko. Sa totoo lang, minadali ko nang tapusin ang lahat at umalis na lang sa lugar na yon. Simula din nun, naging madalang na yung pagtambay ko doon nang mag-isa. Ang multo ng Girl's Comfort Room. Magandang gabi. Sa Holy Angel University ako nag-aaral. Marami akong kababalaghan na naranasan sa pamantasang ito na talagang hindi ko makakalimutan. Noong grade 5 ako, may teacher ako nakakakita ng mga multo. Palagi siyang nakikwento sa amin ng mga nakakatakot noon at gustong-gusto naman namin yon. Ang huling kwento niya sa amin ay tungkol doon sa girls and boys restroom. May kakaiba daw doon sa restroom na yon. Hindi ko na maalala kung paano niya naikwento. Pero ang sabi niya sa amin, "Huwag na huwag kayong pupunta ng restroom ng mag-isa ha. Palagi kayong magsama ng kaibigan o kung sino man. Basta huwag kayong pupunta mag-isa doon, lalo na kayong mga babae." Hindi ko naman talaga alam noon kung bakit. Pero kinilabutan talaga ako. At simula noon, palagi na ako nagpapasama sa mga kaibigan ko kapag pupunta sa restroom na yon. Nangyari naman to nung grade 6 ako. Naalala ko pa noon yung sinabi sa amin ng teacher ko tungkol dun sa restroom. Na-curious ako kung ano ba talagang meron sa restroom namin. Kaya pumunta ako mag-isa noon. Nagdi-discuss yung Filipino teacher ko at bigla akong nakaramdam na naiihi ako. Nag-excuse ako na pupunta muna ako ng comfort room.
Pagpasok ko sa CR, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero ang creepy kasi nung itsura nung CR ng girls. Medyo madilim kasi doon. At kung makikita mo ito, wala din siyang kisame. Makikita mo kung ano yung nasa taas. Isa pang nakaka-bother sa CR na yon. Yung kahuli-hulihang cubicle. Sira pa yung pinto. Pumasok na ako sa isang cubicle at umihi. Somehow, nakaramdam ako ng parang may tumitingin sa taas ko. Nakiramdam lang ako noon at hindi tumitingin kasi naniniwala ako sa mga multo at matatakotin ako kahit na mahilig ako sa mga bagay na nakakatakot. Maya-maya pa, may narinig akong pumasok sa loob ng CR. Nung una, akala ko kaibigan ko na sumunod sa akin. Kaya sabi ko, Fao? Fao, ikaw ba yan? Hintayin mo na ako, no? Pero walang sumagot. Kinabahan na ako kaya nagmadali ko ng ayusin yung sarili ko para maabutan ko sana yung kaibigan ko. Ganun na lang yung kaba ko nung paglabas ko ng cubicle. Walang ibang tao sa loob ng CR kung hindi ako lang. Ang mas nagbigay pa ng kilabot sa akin ay nang makita kong nakabukas yung gripo na malapit sa pinto. Dali-dali ko yung sinara at nagtatakbo na pabalik sa classroom namin dahil takot na din ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at pawis na nakabalik sa classroom namin. Tinanong ko agad yung kaibigan ko kung pumunta ba siya sa CR habang wala ako. Sabi naman niya, hindi daw. Doon ko na talaga napatunayang may kakaiba talaga sa comfort room na yun na talagang nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Maraming salamat sa pakikinig sa ating may igsing kwento ngayong gabi. Ikaw kung may mga karanasan ka sa mga universidad o kolehiyo ninyo, ipadala nyo na yan. Lahat ng links kung saan mo ito pwedeng isend or ipadala ay nasa description box ng video na ito. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.